Hi Bossings, TJ again from Automotion. In this video, we're going to discuss everything you need to know about Honda Civic Type R FK8. So ito siya, gamit natin. Ayan. Dadali natin siya sa storage. Tapos, hinihintay pa kasi yung mga pyesa niya. Doon muna natin siya lagay. Habang naghihintay ng pyesa para... Tapos pagdating doon, check natin yung specs niya. Sabihin ko sa inyo yung specs ng Type R. Traffic. So, ayan. Medyo usad-usad lang tayo konti. From shop, pauwi sa bahay, pagka hindi traffic, usually mga nasa 10 minutes lang siya. Ayan, ngayon, traffic. Ginagawa yung kasada papunta sa bahay. So, ayan. Siguro abutin tayo mga 30 minutes. Ayan, may ginagawa. Traffic ginagawa dito sa MacArthur. Taon-taon niya ito ginagawa yan. Hindi ko malaman ba hindi nila magawa ng maayos. Ayan, malapit na tayo sa storage. Nag-stop lang yung stoplight. Sa may storage natin, malapit sa may Paradise Resort, sa MacArthur, Santa Isabel. So, pag nakita nyo, liko lang kayo dun. Yan yung guard sa subdivision, chine-check niya talaga lahat pagana. Check niya lahat yung mga pumapasok. Kaya safe yung storage natin dito. Safe na safe. Yun, so ngayon nandito na tayo sa storage. Ayan, yun yung storage natin. Parada muna natin dito yan. Tapos discuss ko sa inyo yung specs ng FK8. Pakita ko sa inyo. So ayan mga bossings, dito na tayo sa storage natin. Pakita natin yung laman ng storage. Type R, yung EG Coupe, EK9, tsaka yung RR. Nandito siya sa storage ngayon. So habang naghihintay tayo ng mga pyesa, dito muna sila nakalagay. Ayan, ayan nga pala yung father ko. De! Ayan, father ko yan. Kakatapos niya lang i-heart bypass, buti gumagaling-galing na. So ayun, simulan natin yung sa review nung FK8. Start tayo dito sa headlights. Yung LED, yung headlight niya naka-LED na. Turn signals naka-LED. Fog lights naka-LED. Yung bumper nga pala niya pinalitan natin. Hindi na to yung stock na bumper ng Type R. Spoon na siya, spoon bumpers na siya. Ayan. Pero yung sa stock Type R bumper, meron din siyang vent dito. Yung vent na yan, papunta yan sa preno. Air ducts yan, papunta sa preno para sa cooling ng preno niya. Ayan. Tapos, ito one piece lang siya. Kasama. So, naglagay lang tayo ng tape dito para hindi mapinturahan yung carbon fiber. One piece yan. Ayan, for aero. Tapos, sa stock bumper, kita dito yung intercooler. Ngayon, hindi kita. Yung intercooler. Dito din may red H. Dapat sa stock bumper may red H. Doon may nakalagay na Civic Type R. Yan yung mga characteristics ng stock bumper. Ayan.
Tapos dito naman sa hood, may hood scoop for cooling ng engine. Tapos yung fenders niya mas wider compared sa mga Civics na generation niya. Mas wider siya. Pati yung likod mas wider siya. Nagpalit tayo ng spuna mugs. Naka Neova na rin siya na 265-35-18. Mas malapad siya. Ito yung keys ng Type R. Yun yung keys niya. Naka smart entry system na rin siya. Pare, nasa parking ka, papunta mo yung kotse, kahit nakalock siya, pag malapit sa sasakyan yung susi, may sensor siya dito. Ganun mo lang, kahit hindi mo buksan sa remote ng susi, bukas na siya. Yan. Pag gusto mo na ma-lock, pintutin mo lang to. Yan. Nakalock na yan. Tapos pagbukas, ganun lang din. Yung side mirror niya, nakaspoon na rin. Yan. Itong side skirt, kasama yan sa stock na Type R. Para siyang dry carbon na may red accent. Yung sidings niya, cloth, tapos black plastic, tapos parang dry carbon din, red accent. Parehas yan sa dashboard, ganun din. Yan. Yung side mirrors niya, retractable. Yung sa speakers naman, 12 speaker system yung sa audio nito. So, okay din yung sounds nito. Sa matting, sa flooring niya, sa carpet niya, may nakalagay yan sa carpet na yun, Type R. Naglagay lang tayo ng Civic Type R din na matting para hindi agad madumihan. CTR pedals, bukasan ng hood, traction control button. Eto, palit din tayo ng spoon na steering wheel. Yung stock may controls dito. Papaganayan natin yan. Order tayo ng hub. Tapos, ito yung stock seats niya. Bucket seats. Kasi nga, for circuit, kailangan tight fit ka. Para hindi ka lilipad-lipad. Hindi ka uusad pag nag-drive ka circuits. Lalo na sa cornering. Kailangan kapit na kapit ka sa upuan. Dito sa gas, lagyan ng gas, cupless na siya. Cupless na. Kasi sa mga bagong sasakyan, pag maluwag o kaya may moist o kaya sira, yung sa gas cap, nag-check engine. So, mas okay yan. Mas pinadali nila. Minsan, naiiwan pa yung takip. Yan, mas okay yan. Wider din yung likod. May Voltex. Ito for aero. Para mas maayos yung labas ng hangin. Yung wing niya, mas malaki. Mas malaki yung wing niya. Yan, magkatulong yan sa aero. Yan, pasok dito hangin, labas, downforce. Tulong to sa downforce, lalo na sa circuits, sa mga paligo, sa mga mabibilis na likuan. Yan, malaking tulong yan. Wala yan, fishtail. May fishtail yan. So, ito sa likod, LEDs din. Nakalagay Civic, Red H. Sa harap may Red H din. Ayan yung badge, Type R. Nagpalit tayo ng spoon na bumpers. Ito, two pieces. Nakahiwalay itong splitter. Nakahiwala yan. Ayan. So, nakaspoon na rin siya ng exhaust. Palit tayo ng spoon exhaust. Meron din yung mga spoon na stiffeners. Naglagay tayo dyan sa loob. Ayan. Yung for rear, yung spoon na rear bumper for aero kick din yan. So, useful yan. Lapas dito hangin. Ito yung trunk. Trunk ng Type R. So, malaki siya. Tapos, meron siya dito. Lalagyan din ng nahatak. Malaki. Tara, pakita natin yung cockpit. Tayo sa loob. Start natin siya. Tiyan natin.
yan controls. Yung sa gauge niya, pwede nating palitan yan. Pwedeng G-force, pwedeng lap timer, pwedeng stopwatch, pwede yung turbo gauge. Yan, papaganahin natin yan. Lalagay natin ulit yung stock na controls niya. Tapos, dito sa infotainment system, nandiyan lahat. Pwede mo customize yan. Pwedeng map. Update lang. Settings, punta ka sa systems. Gusto mo naman i-connect yung phone mo, pwede din. Ito yung magiging mic mo sa phone. May pwede rin Bluetooth, pwede rin voice command. May noise cancellation na siya. Pag may kausap ka, hindi rinig yung tunog. Mas boses mo lang yung rinig niya. Yan, may noise. Tapos dito sa visors, merong vanity light, merong mirrors, parehas. Meron din yan. Yan, parehas yan. Yung ceiling niya, as mga Type R, mas darker yung ceilings, yan, darker. Tapos dito sa dashboard niya, ayan, may accents din ng carbon and red. May red. Sa shift knob niya, madami nagreklamo, maingit kasi ito pag nabibilad. So okay lang naman, okay lang. Mas maganda kasi yung grip niya, maganda yung grip niya. Tapos katulad din ng mga Type R's, ayan, red stitch din yun dito, leather. Tapos yung brake button, itong sa wala nang handbrake, ito na yung pinulit. Ito yung Type R badge, yung badge number. Tapos yung, meron siyang tatlong drive modes, comfort, sports, tsaka R plus for circuit. Yung stock niya is sport. Yan yung stock na drive mode nakalagay, sport. Yan the seats, bucket seats nga yung katulad na sabi ko, bucket seats kasi ginawa for circuits. So mas kailangan naka bucket seat. Tapos sa likod, yan, sa likod red din yung seatbelt sa likod. Yan. Medyo maluwag din yung likod niya. Meron din siyang armrest. Yan, armrest. Kalimutan ko sabihin, keyless pala siya. Keyless. Yan. Tapos dito glove box, okay din. Yan. Ang iyo ko lang na ginawa nilang cloth, parang Alcantara fabric. So medyo ano siya, kupasin tsaka upo rin. Yan, yan yung negative sa sidings niya. Yan, mas maganda sana kung ginawa na lang nila na parang ganito na rin. At least pag nagasgas, pwede mo i-buff. Hindi, pero yan, yan nga yung ano dyan. Upo rin niya sa interior ng Civic Type R. Sarap, pakita ko sa inyo sa engine bay. Sa natin. So ito yung sa engine bay niya. Yan. Naka-spoon na oil cup, naka-group M na intake. Ito palang hood is aluminum para mas magaan. Tapos may dalawa siyang hood positions. Dito for show, usually gamit for show. Dito mo siya ikakabit for mechanical pag may ginagawa sa hood. Makina para mas mataas yung flip ng hood. Yan. 306 horsepower, inline 4 cylinder 2 liter turbo. Naka turbo blanket din siya, naka TD04 na turbo. Aluminum head and block, forged connecting rod. Yung crankshaft niya forged din. Tapos sabi ni Honda, yung pistons niya is may cooling din. Naglagay sila ng air gallery, cooling gallery, tapos oil jets for pistons. Tapos yung cooling gallery, naglagay sila doon para daw mas malamig yung piston rings. Sabi nila, yun din daw yung setup nila sa Honda engine na ginagamit ng Red Bull sa F1. Di lang natin alam kung totoo. So yun, yun nilagay nila dyan. Yung mga electronics o yung mga mechanical works na gamit nila sa F1. Sabi nila, nilagay nila dito. Yan. Tapos yung turbo niya pala is mas malapit na sa head. Direct feed sa intake. So mas quicker turbo. Turbo response niya mas okay, mas lesser turbo lag. Sa camshaft pala, mas mataas yung lobes ng exhaust compared sa intake. Since naka-turbo na, di na nila tinaasan yung lobe ng camshaft. Sa intake, naglagay sila, sa exhaust, naglagay sila ng higher lobe ng camshaft. So, yun.
So yun yung mga specs ng Civic Type R. So ayun po mga bossing, next video tayo siguro EK9, i-feature natin EK9. Tapos ito pala yung EG cook ni Boss Christian. Tapos EK9, yun yung RR. Dito muna sila sa storage hanggang naghihintay tayo ng piyesa nila. Sige boss, thank you.